So yun po, what's up sa inyo mga kaibigan. So for this video, ay magre-review lang tayo ng bagong cycling glasses from Lazada. Actually mga kaibigan, for the first time dito sa channel ay hindi ko itong binili. So may nagpadala sa atin ng cycling glasses for us to do a review, no, mga kaibigan. So this is a cycling glass called Kapvoe, no. Pinadala sa atin siya ng Kapvoe para magkaroon tayo ng in-depth review nitong salamin na to. Actually dapat December ko pa malalabas itong video na to. So, kaso nga, yun nga, nagka-COVID ako, so late na rin ako nakalabas and actually magamit itong cycling glasses na to. So, after ko magamit ng ilang rides, ngayon ko naisipan ko ito ng review. So, without further ado mga kaibigan, ay ayusin na natin itong cycling glasses na to dito sa ating table para makita natin yung contents and ma-review natin yung overall performance nitong glasses. By the way mga kaibigan, ililink ko pala sa baba yung exact store sa Lazada ng Kapvoe para makita nyo yung mga possible options na pwede nyo mabili dun sa store nila. And at the same time, makita nyo yung exact model nito. Okay? Actually pala, last one, ay meron akong previous video regarding a myopia lenses na cycling glasses. So, click nyo na lang yung taas, yung tab sa taas para dun sa ano, no? Dun sa video ko nung cycling glasses na yun. And link ko na lang din sa description. So ito na mga kaibigan, ay simulan na natin yung pag-review dito sa cycling glasses. So, it's very standard. Meron siyang semi-hard case. So, di siya yung talaga full-on hard case. But hard enough para hindi siya mayupi, no? Yung mga lenses hindi mabasag in case of madrop mo or anything. So, pag binuksan natin, it's pretty standard. And yun naman niya. So, there's the contents. Okay? So, we have here a microfiber cloth para dun sa lenses or just cloth. And then we have here a pouch para if ever dadali mo siya outdoors or something like that, you can have something for storage, no? And hindi ba gasgas basta yung lens. Ayan, lagay natin dito. Tapos, the unit itself, no? This is the what I picked. Pinapili ako ng kulay. Marami pala ang kulay ito mga kaibigan. A variety of colors. Kayo na lang mamili. So, if ever interested kayo. So, ito siya. And then, with the logo. As you can see right there. Tapos, ito yung nose pad. Ayan. So, talaga maganda yung pagkakaano ng nose pad. So, mamaya, i-discuss natin yan. Okay? So, lagay muna natin dito. And here is a polarized glasses tester. So, dito nyo makikita kung yung polarized lenses kung gumagana siya. Okay, so, lagay natin dito. And then we have the myopia lenses, which kailangan na kailangan ko siya dahil malabo ang aking mata. So it clips on in here. So ganyan natin dito. By the way, yung lenses ko dito, hindi siya mabibili dun kay Kapvoe. So kayo mismo papagawa sa optical ng mga lenses na to. So tapos, eto na yung mga lenses na napapalit-palitan, no, mga kaibigan. So lagay natin dito. So yan, empty na yung box. And then, total of 5 lenses yung nandito sa ano sa package mga friends. So yung panglima nandito siya. Actually mga kaibigan, photochromatic talaga siya, no. Ibig sabihin ng photochromatic ay pag natapat siya sa UV light, ngayon kung makita niyo ngayon, clear siya. Pero pag natapat siya sa UV light, mag-iiba yung kulay niya, no. Magiging darker siya. So ito yung clip nung ano, yung kung paano siya nagda-darken, no, mga kaibigan. Apparently, clear siya. Ayan. Clear siya kapag wala siya sa arawan. Pero later, pag tinapat natin siya dito sa ano, medyo malilim pa kasi, kaya wala pa masyado UV light. Sorry, kahit itapat mo siya sa ilaw, hindi siya didilim pa. Unless, may UV light. So, later, mga pag medyo sumikat yung araw, doon natin makikita yung difference niya. Transformation niya pala rather kapag natapat siya sa UV light. So ito no mga kaibigan, medyo nagdidim na siya. Ayan. Although hindi kasi masyadong maaraw talaga ngayon, kaya medyo maano lang siya. Medyo hindi siya sobrang dark. Kasi nag-aano siya, nag-a-adjust siya depende kung gaano kalakas yung ano, gaano kataas sikat ng araw. Ayan. So medyo nagdim siya, although mas light kanina kesa ngayon kasi na-expose. Pero medyo nasa lilim kasi ako ngayon eh. At wala talagang araw kung mapapansin. So, ayun siya. Approximately, mga ilang seconds bago siya dumilim. Siguro mga bila kayo 10 seconds. And mag-a-adjust na yung ano,
kung saan mag-a-adjust yung lens para mag-dim siya pag nabibilad siya sa araw. So ayun mga friends, that is the photochromatic performance, or that's how a photochromatic lenses work. So hindi ko na kailangan magpalit-palit in any time of the day. So pag madilim or gabi, clear siya, and pag maaraw or mataas, it's too bright, magda-darken siya. So that is the photochromatic lenses, no, mga kaibigan. Tapos here we have the other lenses, no. So, etong lens na to, we have here a very bright rainbow lenses para sa talagang extreme sunny days, or usually pag maaraw, ito yung susot mo. And maganda-ganda yung ano niya, yung filter niya ng light. So, pwede mo to gamitin pag regular days, especially pag maaraw na maaraw. So, matanghaling tapat na ride, pwede to. Next naman natin is itong polarized lenses. So, ano ba itong polarized lenses na to? Ang polarized lens, mga friends, is yung lens na nagbabawas ng glare sa paningin natin. Ang ibig sabihin ng glare, yung too much light, kumbaga. Yung sobrang tingkad ng pagkakulay niya. Like for example, natapat ka sa isang ilaw or ganun. Parang yung silaw ba, ganun. So, ayan siya. Gumaganda yung vision mo. Mas nagiging accurate and at the same time, clearer. No, kumbaga ine-enhance pa niya yung ano, yung vision ano mo, vision feeling mo. So para mas malinaw, mga kaibigan, ng polarized lenses. So nakikita niyo tong something na to. Meron tao diyan or parang fisherman or object na nandito sa dagat. Pero it's not visible kasi masyadong glary yung ano, yung kanyang texture. Pero pag tinapatan natin ng polarized, I don't know if it's kita ng camera, pero I think kita naman. Ayan. Mag-a-appear yung object dun sa ano. So, that's how polarized lenses work. Okay, next type of lenses is itong yellow lens. So, this yellow lens, primarily ginagamit to pag sa shooting or firing range, ganon. And, pwede to sa gabi kasi matingkad yung magiging kulay ng makikita mo. Ito, pampatingkad naman. So, pag umaga mo sinuot to, mas silaw ka. Pero pag sa gabi, magiging ano, para kumbaga ba enhancer sa gabi. Correct me if I'm wrong na lang, no, mga kaibigan. So, and lastly, this is just a tinted na parang nagre-reflect yung anino mo. I don't know what this type of lens is called, pero maganda naman yung ano niya. So, nakapag filter out siya na extreme light. That is for the lenses, mga kaibigan. Proceed na tayo dito sa salamin mismo. Tinest ko tong glasses na to, mga kaibigan. Okay lang naman siya, actually. Magaan siya sa ulo. Kumbaga pag sinuot mo siya, parang minsan hindi mo nala mararamdaman na nandun siya. So, andyan. So, naka-stick lang siyang ganyan sa'yo. So, you can go whatever you want. And hindi siya basta malalaglag. So, kahit ganun mo, hindi siya basta malalaglag. No? Kahit medyo maliit yung ilong mo, hindi siya basta malalaglag. And yung kapit niya, okay. Dahil maganda yung grip niya. So, basically, pag sinuot mo siya, hulma siya sa ulo mo. Yung kasing previews, medyo nagagalaw-galaw. Pero ito, I can say na secured sa ulo mo yung mismong fit ng salamin. And, yun nga, hindi siya, doesn't fall off easily. For the nose pad, mga kaibigan, fixed yung nose pad niya. So, nandito lang siya, hindi siya na bebend over there and anything. So, naka-fix lang siya ganun. But, for us Asians, no, Pilipino, na hindi ka kalakihan yung nose bridge, mukhang sakto lang naman siya. I'm a type of person na hindi masyado ano yung nose bridge ko, pero hindi siya basta nalalaglag. Kahit ganun-ganunin ko pa, hindi siya basta nalalaglag. So, it stays in my head, stays in my temple perfectly. Also, mga kaibigan, napapalitan din pala yung mismong parang handle niya or yung support niya dito sa gilid. So, you just have a little knot in here. Ayan, na napipindot. So, pag pinindot mo siyang ganito, ayan, na-slide back. So, natatanggal siya. So, pwede ka pang umorder dun kay Kapvoe ng ibang mga handles na ganito, or I don't know what it's called, na ibang ganito para ko, sa design mo lang, ganon. And kung mabali man yun dito, napapalitan siya. So, naging drawback lang sa akin kasi nga, dahil natatanggal siya, there are times na nagkakaroon ng creaking noise, no, mga kaibigan, kapag susuot ko siya. And medyo irritating kasi yun, kasi syempre you
get to hear some noises na ano, demo. See? It squeaks. So, yun lang naman yung magiging drawback na nakita ko dito sa feature na to. Pero other than that, it's very good for me kasi at least nga napapalitan siya, hindi siya steadily na ano nandito. So, pag nasira, easily replaceable. So, eto mga kaibigan, papakita ko sa inyo kung paano magpalit ng lenses dito sa glasses na to. So, what you do, alisin nyo muna to, yung inyong myopia frame. Ayan, pops very easily. Ayan. And then, start kayo dito sa may nose bridge. So, lalo siya hawakan. Medyo i-push nyo lang, hindi dito sa may gate, sa may nose bridge. Push nyo lang until magkaroon ng uwag na ganyan. And then, from there, just push to the sides. Yeah, push nyo lang. At itong gilid, just push to the sides in there. Medyo nai-stretch siya na ganun. So, it's okay. Just push it in there. And then, push dito sa gitna. And then, pag na-push nyo na siya, angat nyo lang kasi para nakasabit siya dito. Chup! Ayan! Natanggal nyo na yung pinaka-ano niya, pinaka-lens niya. So, eto siya, nang walang lens. Parang, nai-insert siya dito sa gilid niya. May kita nyo. So, try natin magpalit ng lens. So, I'll try this polarized once. Ayan. So, i-shoot nyo muna siya dun sa may nose bridge. Ayan, pag na-shoot nyo na siya, madali na yung process, so just push it, literal, and, ayan, okay na. So ayan, naano na siya, and then, just put the optical inserts sa shades, and then you're good to go. Ayan na, so, nakabit na, madali lang ikabit yung ano, walang kahirap-hirap, hassle-free, yung pagkabit nitong lenses na to. Actually, may ibang frames kasi, yung isa ko rin, may ibang frames na nakakatakot alisin yung lenses kasi parang feeling mo mababasag or magka-crack or anything. Pero nag-guaranteed naman to si Kapvoe na shatterproof yung kanila mga lenses. So, hindi siya basta-basta magka-crack or mababasag and matibay siya. Overall, mga kaibigan, maganda yung naging performance sa akin itong cycling glasses na to. Usually, ang issue naman talaga sa mga cycling glasses is that, una, mabigat sa mata, mabigat yung mismong pinaka-frame niya, nalalaglag sa ilong, ganun. Pero ito, wala akong naging problema na any of that, no? Nung ginamit ko itong cycling glasses na to. Hindi ko rin naging problema dito, mga kaibigan, yung mapupuwing ako mismo sa loob. Once it's fitted to your eyes or your head, hindi na siya magkakaroon ng parang ano eh, para ka na naka-goggles, kumbaga. So, yung uwang dito sa may gilid ng mata mo, hindi na siya basta-basta napapasukan ng any dust particles. So, hindi ka na basta mapupuwing, no, mga kaibigan. And also, hindi din masakit sa ilong, oh, yung sa nose bridge, yung nose pads niya. Yung cycling glasses kasi na nabili ko before, medyo, since very adjustable siya, may tendency na tumatama sa mata ko yung nose bridge. May mga iba kasing cycling glasses na ganun eh. Like, they claim that it's very adjustable for all kinds of noses, pero yung pagkaka-adjust niya, may tendency na dumudula sa ilong, especially pagpawis, and end up na umupunta dito sa inner eye mo. So, that's not good. Pero ito, since it's fixed siya and the shape is very good for a majority of Asians, no, hindi siya nagbabalikong-balikong or hindi siya pupunta kung saan-saan sa parte ng mata mo. So, it's fixed there, it doesn't slip, and it's a very good pair of glasses. So, ayun mga kaibigan, kung i-rate ko overall itong cycling glasses na to, that would be 9 out of 10, no? So, kung i-grade natin to per criteria, first thing dyan is yung comfort, which is, for me, 10 out of 10. Functionality, 10 out of 10 din. Working as intended, gumagana lahat, especially photochromatic lenses. Pagkatapos yung fit, also, another 10 out of 10 dahil snug siya, hindi rin siya masyadong constricting, and at the same time, hindi rin siya masyadong nalalaglag. Siguro, ang 9 out of 10 ko dito is yung reliability or yung durability. Kasi, as I've said earlier, yung parang tempo, yung parang ano niya dito, no, medyo natutunog siya. So, medyo alang ano, kasi baka medyo malambot yung plastic na nandito. So, baka konting ganun mo, it mag-snap off siya. So, that could be a point where it can be improved. So, that is the review of this Kapvoe cycling glasses, mga kaibigan. So, if you want to avail one of these glasses,
punta lang kayo sa link sa ibibigay ko sa na ibibigay ko sa baba sa Lazada page ng Kapvoe para doon kayo maka-order ng mga cycling glasses. Pag nagte 12-12 or yung mga super sale ng Lazada, nagkakaroon din sila ng malaking discount. That would be the end of this video, mga kaibigan. I hope na vaccinated na kayo lahat, and as always, ride safe sa inyo sa lahat, and ingat po sa buhay, mga kaibigan. Bye-bye.